Ang napakalupit na armas na ito kapatid ay ang Sky Ranger 30. Isa itong state-of-the-art weapon system o nangungunang sistema ng armas na pinupunan ang tinatawag na critical gap ng makabagong teknolohiya laban sa mga eroplano at drone. Ibig sabihin, isa itong uri ng napaka-advanced na anti-aircraft at anti-drone. Dahil sa nauuso na ngayon ang paggamit ng mga combat drone, masusi na rin pinag-aralan ng mga modern military thinkers kung paano lubusang protektahan ang mga unit na nasa field laban sa mga banta ng mahirap ma-detect na mga drone. 30mm autocannon ang baril na tinataglay ng Sky Ranger. Ngunit kung magkataong sabay-sabay o maramihan ang a-attacking drone, paano kaya ito mapipigilan ng Sky Ranger? Welcome sa Maharlika TV! Sa video na ito ay sama-sama nating alamin kung gaano nga ba kalupit itong bagong Sky Ranger 30 ng Germany. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang Sky Ranger 30 ay isang German short-range air defense turret system na binuo ng Rheinmetall Air Defense. Una itong ipinakilala noong March 2021 nang layunin ay upang mabigyan ng isang mobile system ang mga ground unit na may kakayahang makipaglaban sa mga fixed at rotary wing aircraft, unmanned aerial systems, loitering munition at cross missile. Ang development ng Sky Ranger ay nagsimula kasunod ng pagtatapos ng Cold War, kung saan karamihan sa mga Western Land Force ay nag-alis ng kanilang mga mobile air defense assets. Minabuting binuo ang ganitong klaseng depensa dahil ang pagtatanggal ng mga mobile air defense ay nagdulot ng isang puwang na magiging sanhi ng kanilang kahinaan, lalo na noong bumabalik ang mga banta sa impapawid noong mga early 21st century, tulad ng ipinakita sa mga labanang tulad ng Second Nagorno-Karabakh War. Upang tugunan ang naturang mga banta sa impapawid, nilikha ng Rheinmetall Air Defense ang Sky Ranger 30 Concept Demonstrator at ipinakita ito sa publiko noong March 2021. Noong December 2023, ang Sky Ranger 30A1 Development Testbed ay sinubukan sa mga live fire exercises sa mga stationary at mobile mode. Ang version naman ito na tinatawag na Sky Ranger 30A3 ay aasahang magkakaroon ng system qualification o kabuuang pagsusuri sa kalagitnaan ng 2024. Pagdating sa armamento, ito ay mayroong modified version ng Oerlikon KCA 30mm cannon. Ginagamit din ito ng Saab 37 Vigen fighter jet na tinatawag na KCE. Bagaman mayroon itong shorter effective range kumpara sa Sky Ranger 35 na 3 kilometers, mayroon naman itong mas mataas na rate of fire na 1,200 rounds kada minuto. Ipinapanatili nito ang kakayahang itaas ng 85 degree upang labanan ang mga terminal diving target. Mayroon itong 252 na ready rounds. Ang baril nito ay pumuputok ng 30mm airburst munition base sa 35mm ahead ammunition na may bitbit na 160 na tungsten cylinders. Bawat isa ay may timbang na 1.25 grams para sa kabuuang payload na 200 grams. Hindi ganun kabigat ang system na ito, kung kaya't ang turret nito ay napagsasama ang dalawang short-range surface-to-air missile na gagabayan ng laser beam riding o infrared homing gaya ng FIM-92 Stinger, Mistral o Sky Knight. Depende sa uri, ang mga missile nito ay umaabot ng hanggang sa 9 kilometers habang ang baril ay sumasakop sa espasyo sa ilalim ng kanilang minimum engagement range. Pagdating sa mga sensor, ginagamit ng Sky Ranger 30 ang S-band ESA multi-mission radar na binuo ng Rheinmetall Italia. Nakakatulong ito upang mahanap ng system ang mga target. Ang limang flat antenna na nakapalibot sa turret nito ay nagbibigay ng buong 360 degree coverage. Ang multi-mission radar ay may detection range na higit sa 20 kilometers para sa aircraft, 12 kilometers laban sa hovering helicopters, 10 kilometers laban sa mga missiles at 5 kilometers naman laban sa RAM target at micro unmanned aerial system o yung maliliit na drone. Para sa passive detection, naka-install ang radar nito gamit ang tinatawag na fast infrared search and track na na-optimize para makita ang mga pop-up na target gaya ng mga helicopter. Ang identification at tracking naman ay pinangangasiwaan ng isang compact target tracker na may kasamang HD cold midwave infrared thermal camera, isang full HD TV camera at dalawang laser rangefinder. Ang isa ay nakatuon sa mga air target at ang isa ay para sa mga land target. Para naman sa protection ng system, ang turret nito ay nagtatampok ng central armored structure na mayroong basic level 2 protection na maaring lagyan ng add-on na armor para tumaas sa level 4. Kasama sa mga karagdagang feature ay ang dalawang ROSI o Rapid Obscuring System Launcher. Bawat isa nito ay may siyam na multi-spectral smoke grenade, isang hot sa hull ceiling para makita ng commander ng sasakyan ng battlefield mula sa labas, at isang coaxial machine gun na nilagyan sa kaliwa ng pangunahing baril para gamitin bilang sandata sa pagtatanggol sa sarili. Maaring ikabit ang Sky Ranger kapatid sa iba't ibang platform. Halimbawa, ang Germany gusto nila itong ikabit sa Boxer, isang multi-role armored fighting vehicle.
Interesado naman ang Hungary at gusto nila itong ikabit sa kanilang KF-41 Lynx. Ang Denmark na gustong i-install sa kanilang Piranha 5, samantalang ang Austria ay gusto itong ilagay sa kanilang Pandor 6x6. Tuloy-tuloy ang development sa system na ito at sa hinaharap plano pa itong lagyan ng Rheinmetall ng mga karagdagang add-on, kabilang ang mga electronic warfare system sa anyo ng mga passive emitter locator upang kunin ang mga data link ng unmanned aerial vehicle, pati na rin ang mga RF jammers upang i-jam ang mga naturang link upang i-neutralize ang mga unmanned aerial vehicle nang hindi gumagamit ng mga kinetic effector. Noong huling bahagi ng 2021, inilabas ng Rheinmetall ang Skyranger 30 High Energy Laser. Nilayo nito upang pataasin ang kakayahan ng system na neutralize ang maliliit na target sa mas malawak na hanay at mas mababang gastos. Ang initial power level ay nasa 20 kW na may layuning itataas pa hanggang sa 50 kW at isang 100 kW. Ayon mismo sa gumawa ng system na Rheinmetall, ang Skyranger 30 ay nag-aalok ng mobile defense laban sa lahat ng kasalukuyan at hinaharap na banta sa himpapawid sa larangan ng digmaan. Pinagsasama nito ang superior ng firepower, active at passive na mga sensor at ang dynamics na kailangan para mapabagsak ang mga target na nagsasagawa ng loiter, pop-up o dive attacks. Ang paggamit ng system ng pinakamahusay na klase ng mga sistema ng kanyon ay nangangahulugan na maaari itong tumayo sa kanyang sarili laban sa maramihang pag-atake. At ang mobility nito ay nangangahulugan na maaari itong i-deploy kasama ng mga ground force o para sa tinatawag na stationary vital asset protection. Depende sa mga tactical na pangangailangan at ang kinakailangang target sa spectrum, ang Skyranger ay maaaring lagyan ng 35mm by 228kdg revolver cannon o 30mm by 173kce revolver cannon. Ang parehong mga kanyon ay parehong may mataas na rate of fire, excellent precision at airburst ammunition. Ang 35mm caliber ay nag-aalok ng SRAM na kakayahan at isang epektibong range na hanggang sa 4,000 meters. Ang 30mm caliber ay may epektibong range na hanggang sa 3,000 meters. At ang gun turret ay dinisenyo upang i-mount din ang short-range air defense missile. Sa ngayon mga kapatid, ginagawa na ang system na ito para sa mga future operator katulad ng German Army, Austrian Armed Forces, Denmark at Hungary. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa Skyranger 30? Para sa iyong opinion, i-comment po na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!